Sarap. Singkamas. Dalawa lang. Si singkamas ni binalot mo. Ano nagagaling yung palaka? Ewan o. Bukid. Hindi, sa bukid. Hindi, palaka ng bundok yan. Doon sa river kinukuha yan. Wala na kayo? Hindi, palaka ng... Ang palaka ng bukid siya, yung tawag dito basak. Pero dito, sa bundok yan kuha. Doon sa may Big River and the Sky River, yung kinukuha yan. Pero ano pa lang tayo sa consideration sa palakang bukid? Isa lang. Oh. Pero yung ano niya, sa bukid. Sa bundok talaga. Ano yung sasawan niyan? Parang chicken na yun. Kumakain ka din, ma'am? Alin? Palakang bukid. Oo, kaya nga. Eh kami doon, hindi namin alisan yung balat yan. Ayun lang ano, iba yung kuko nito ng palaka. Yun na tatanggalin? Ma'am, palakang bukid, try mo. Yung balat ba? Nila na tinatanggal. Diyan masarap sa balat. Ma'am, ba't ba tawag mo, Sophia? Yun lang, alisan naman yung, di ba, may asang doon. Alisan yan at saka yung bituka. Yung bab, binasang ako siyang bab. Putulan yung ano yung, hindi ba yung kuko yan. Yun lang, kukunin namin. Yung paa. Sipag. Oh, diyan sa may paa, di ba may kuko yan, yung putulin namin. Mga good, ano. Pero yung balat, hindi namin. Ginagawin namin, nilalaga lang namin. Tinatawag na bab. Nilaga? Tanglad at saka luyan, ihalo mo doon. Saka kamatis, hindi. Wala nang kamatis, tanglad at saka luyan at saka yung hambuboy na. Sige, try na. Ito ay panghamo to. Sarap. Ino, hindi kumain, gumain. Uy, ano bad? Masarap. Pwede gusto ko yung mas toasted. Hindi ko kaya. Ayun o, kuka, kuka. Pumunta ako ng ano, sir? Pumunta yung dating professor ko sa LNU kung saan ako nag-aral ng ano college. Sa ngayon kasi nandiyan na siya sa Southern Leyte State University. Well, hindi na siya nagtitis sa LNU. So in Southern Leyte lang in Sugod, malapit-lapit na dito. Pinuntahan ko siya one time to parang inaano ko lang kung anong maganda doon sa ito masimulan ko. Sabi niya, gawan daw namin ng ano tawag nito yung all about palakang bukid anong benefits niya whereabouts pala kasi sabi niya sa Belgium daw sobrang mahal nito Belgium so yung palakang bukid ng Belgium is export pa mula Malaysia so sabi niya ang ano naman ang word ng isip mo ano but pero mas maganda daw kasi wala kang makita nagse-serve ng ganyan ni Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Okay, pupunta po tayo sa Cebu at kung gusto niyo ma-feature dito sa agribusiness, malaki man yan o maliit na farm, kahit na anong klaseng farm, pwedeng-pwede. Just text or message us. At the same time, magkakaroon din tayo ng meet and greet sa Cebu City. At ganun din, kung gusto nyo magkaroon ng slot, message or text lang kami. See you in Cebu. Nagbabalak akong mag-farming. Sangig ito at saka mabuhay na. Pero ba itong panakot ito? Magluluto kayo ng talangka. Yung shrimp na pang shrimp sa bukid yung may adat pa. Meron din dito. Yung kagang na tinatawag din sa mga pwede yan. Hindi, meron. Mas. Ang tinatawag diyan, humot talaga yung kan ba? Hindi, hindi na. Yung pag amoy mo, humot talaga. Pero iba yung shrimp na bango? Wala dito sa bundok. Nakakain ka na naman. Ayan ang ano, hinalo pa na yung panakot namin gumagalo. Parang kuan. Na may sibuyas. Sagat. Yun. Shrimps na may ano sa bukid. Yung ano, yung ulang. Oh, ulang. Ulang.
Yun ang ipapanakot namin. At ayong ginagawang nilubyan, dinidikdik yung ulo, parang makakain pa ng ayos. At saka yung laman hanggang dito, ayun ang ano mo lang, pang decoration. Luto ah. Hindi kakainin. Sarap ha? Nag-aaral ka ng cooking? Self-study, sir. Ano lang, parang 3 to 5 years ko din yan pinag-isipan. Galing. Ang sarap nito, boss. Oh. Impressive. Ito, sir, sa ano? Ito mahala. Sarili namin na nung araw. Sarap yung tayo? Nag-aral pa sila, yung mayroong itik, mayroong kaming balutan at saka malat. Dito rin po yan, yung itikan nyo noon. Oh, dito rin. Sinangan. O dito sa town na to, doon, sir? Doon sa baba. May bahay kami sa downtown. Ang dami mong ano? Ang dami mong lupa? Oo. Oh. Hindi, sir, mas malaki pa ata yung sayo, ah. Hindi. 31 Carabao. 31 tayo na. Sarap. Ah, nitong barangay nito, doon papakainin. Ano ba yung tawag niyan, sir? Pupunlad. Ah, ipapastol. Sarap. Hindi ka pa nag-angang. Ano yung suka nito? Ito ba? Suka. Ah, suka na daw tayo na. Suka mo to, tay? Sukang sa tuba. Galing sa tuba. Galing sa niyog. Wow, organic. Very organic yung ano mo. Tsaka sir, yung nilagyan ng honey. Binigal galing sa niyog. So, yung ano sir, timplada pala nilagyan ng honey. Ano, gawa mo lang ano. Ha? Kuhanan mo ng magandang picture. Tapos, i-boost mo siya. Ang mga ito. Mag-boost ka sa Facebook. Oo. Exotic restaurant. Tapos, pero ito yung ano mo, image. Mm-mm. Tapos, palahang bukid. Tapos, yung whereabouts. Tapos, yung pangalan ng resto. Yun lang. Meron location. Ah. Nagmumotor lang ako minsan dito, sir. Nagmumotor ka? Oh, yung EDV na motor, ma'am. Masarap. Pagka hindi kasama yung bata from here, going here, nagmumotor lang ako. Going to? To Tacloban. Kasi umuwi man talaga ako ng Tacloban. May motor mo lang, Tacloban? Oo, sir. Bata wala yung bata, magmumotor lang. Pangmumotor kahit lang. Kahit alas 9 ng gabi, galing dito, pupuntang Tacloban, dadapin doon. Eh. Ngayon, hindi na po palagi. Sabi, sige, yung motor ko, i-swap natin ng bunggo. Bunggo ba yan? Yung Mazda bunggo? Para sa sound system na pinupundar niya. Kasi may pinupundar din siya na sa rent na sound system sa light and sounds. May problema namin, walang sasakyan. Kasi hindi man magkasya dyan sa Toyota Rush. Sabi ko, para magamitan tong motor, tsaka hindi mo naman ako papayagan mo yung motor. Sa swap natin. Tikman mo? Gusto mo tikman? Masarap ka swap. Masarap po. Pakusalan. Masarap siya. Ang laki ng palaka, ha? Malaki niya. Mayroon niyang tatlong ganyan, no? Mas malaki ganyan, sir. Isang yan ito lang. Nasaan chicken yan, ba? Hindi, may unit sila. Oh, hindi nilagyan eh. After this, mag-tour na tayo. Sige, sir. Kanina, sabi mo mag-tour pagkas mag-coffee. Sa harapan na siya dun sa ano. Andun pa yung ill. Nayayari kasi sir, 'di ba sabi ko nung una na ano, yung i-serve ko lang sana is native chicken, balut or duck or duck product tsaka native chicken. Nangyayari kasi dumagdag tong shrimp, native shrimp, palakang bukid tsaka eel. Kasi nangyayari yung mga kabarangay diyan as nag-offer, ma'am, baka gusto mo bibili, pangdagdag niyo mo sa restaurant mo. Naisip ko, since yung balut sisig ko parang exotic siya, kaya dinagdag ko na. Kasi sabi nila, pangbili lang namin ng pangbili namin ng bigas. Mm-hmm. Parang ang nangyayari, parang additional source of income nila. Mm-hmm. So, tsaka yung mga staff po dito, dito lang yan sa barangay na to. Yung ano mo, yung branding mo ng exotic farm to table. Ah, sir. Ganun po yung boasting ko. Hindi nga lang ako nag-boast pa. Kailangan. Tapos ang ano mo, ang location na i-reach mo. Ano? Sir Visayas.
Maganda pala yung drawing. Ano lang muna? Southern Leyte at saka Leyte lang muna. Ayan lang yung location. Ayan lang muna. Tawag sa Google. I-claim mo yung ano yung... Anong tawag doon sa PIA? Yung address sa Google? Google Map na ano location. Google Map. Na, meron na sir. Meron na. Nakapin na to. Nilagay ko na sa Google. Sabi sir, nila. Ano to? Paano paramihin to? Cuttings? Huh? Cuttings lang. Ganun lang. Tapos tubo na. Pwede na. Pati to. Tatanim mo to. Mint. Lemon. At saka ito. Mint. Tanglad. Pabilis na ng mint. Opo, kitong tanglad. Tapos gawin mo drinks. Oo. Pwede. Ma'am Jen, ano yung buong surname mo? Jenny Tugunan po. At andito tayo sa Tanjag Camp Cafe. Ayan. So campsite po ito na family owned na DIY na exotic food. DIY. Na somehow organic farm to table. Apa. Saan ka pa, di ba? Lahat ng best na na criteria pinagsama-sama na ni Ma'am Jenny. So, ano pala, baka magtaka kayo kung bakit Tanjag yung pangalan. Yung ano ko, yung kapatid ko sa seminary kasi, ginagamit yung family name na Tugunon. Ginawa niyang English nga, to go known. So, in short, in Tagalog, Tanjag. Or magiging kilala. Since yung dialect dito is JJ, Janinjo, instead of J, Y, ginawa kong J. Kaya Tanjag. Okay. So, sooner or later, ito ang pinaka-famous na landmark dito sa Southern Leyte. Pagpupuntahin, pwedeng hindi po. Ano, papupunta ng... May pupunta ng San Pedro, kailangan pupunta dito. May Twin Island kasi dito sa Hinurangan, sir. So, tama-tama, pwede stop over to. Okay. So, tour. Ito tour tayo ni Ma'am Jenny dito sa kanilang farm. Tsaka, sa display, merong ano. Mm-mm. Ano ata sa ilaw eh. Mm-mm. Meron. Dito tayo. Oo. So, ito po ay gamit ni Sir Hill. Oh, kay Tatay Jill. Kay Tatay Jill. Aw, hail raday tay. Kay English ko, no? So, ano yan? Pinaglumaang gamit ni tatay. Kasi sa location dito, may nakapaligid yung dwarf coconut. Mm-mm. So, ginagawing sanggutan. Hindi ko alam yung English sa sanggutan. Or yung pag-gather ng chuba juice. In English. Tsaka, yan ginagamit. Dinidisplay ko lang yan para mapakinabangan. So, Bee Farm, Eco Adventure Park, Restaurant, Butterfly Garden. So, sa inyo rin ito? Yung ito yung triangle, sinasabi sir. Mo yung mataas na gagaling view deck. Hinuli ko lang kasi para hindi maano. Pero, hoping before 2022 ends, ma-open to public ko na siya. Kasi magkatapos ng swimming pool, yung nakatarget ko isusunod. Alright. Itong grass... Kahit na puno ng bato, tutubuan siya, no? Opo, sir. Hanggang dun sa i-penetrate niya, no? Oo. Kasi naging ganito lang to. Tinanggal kasi ni tata yung ganito ba. Lumalaki kasi to pagka hindi tinatanggal eh. Pagka mas nauna siyang tutubo kaysa Carabao grass. Anong tawag dito? Bila-bila yan si Bisaya eh. Pati yung landscape, sir, DIY lang din to. DIY? Wala na ako lang hire. Ito, marami nang hindi nakakaalam nito. Oh. Yung kamya. Bango. Mabango yan. Super bango. Sa gabi? Kaya tingnan. Kahit ngayon, ma'am. Pumain mo. Pwede ko yung perfume to, ah. Bango. Kamya. Si Bob. Marami yan dyan dati. So medyo tubig-tubig. Tumutubo yan. Dito kasi palaging naaanunto ng tubig. Para siyang family ng ginger. Anong avocado to? Di ko alam pangalan yun, sir eh. Kasi luma ang puno na to. Bago pa, no, nandito na to, hindi namumunga ng marami. Ginawa ko, nung nandito na ako palagi, pina-pruning ko. Kasi per ano, pagka ipopruning mo daw, yung vitamins mapupunta sa bulakla kaysa leaves. Na mula ng pinapruning ko, ayan, maganda yung dumami production niya. Nagagalit. Natikman mo na to, itong avocado na to. Anong texture? Masarap siya.
Ganda. Hello. May bookings. Ah, may booking ka? Oo. Oh. May booking 6 PM daw. Pwede pumasok dyan sa butterfly, ha? Oo, oh, ma'am, pwede. Ito muna. Okay. Ala ka, inaano. Kuha ba? Hindi. Asunting, hindi ko alam ano sa ano English yan? To. Yung Acapulco. Oo, pang ano din to, nung up-up. Sa mga galis-galis. Oo, mga ganyan. So, hindi, ng tao. Tao, ma'am. Tao. Host plant siya ng butterfly na nakalimutan ko yung pangalan. Ito yung egg nila. Oo. Yung kulay yellow-green na butterfly. Nakalimutan yung pangalan ka. Nung isang araw lang kasi naturo ni ni Sir Neftali. Kasi sabi ko sa kanya, maraming yellow-green na butterfly dito. Mm. Pagka hindi nga lang ngayon. Ewan ko nasaan sila ngayon. Sabi niya, sabi ko sa kanya, baka may host plant na malapit lang sa location dito. Tapos tanong ko sa kanya, yung mga host plant sa butterfly na to. Sinin niya to. Ay ko, meron yun. Yun, siro. Mm. Tsaka meron din dun sa baba. Mm. Kaninang morning ko lang hinarvest egg ng... Gaano katagal yun dyan? For 4 to 6 days bago siya maging caterpillar. Mm. So, from caterpillar... Siguro mga 3 weeks bago maging pupa. Mm-hmm. Tsaka bago maging pupa, mga 4 or 1 week, magiging butterfly. Hindi ko pa to inopen to public eh. Konti pa lang sir, kasi 73 lang to. Isang species pa lang, bulina. Bulina na species. Black. Tsaka yung blue sa ano nila. Oh. Mm. 73 pieces. Oh, pinapakain ma'am. Anong pagkain nila? Anything na fruits, sir, na dried. Ripe, I mean. Mm. Ma'am, ito pala yung host plant nila, kamote. Oh! Makikita mo may mga ganito, itlog nila. Marami-rami na, oh. 2 days pa lang yan, mula nang nilagay ko. Kasi dati, marami ito nilagay ko. Sinabihan ako ni Sir Neptali na dapat 2 tangkay lang. Para pag-harvest ng egg, hindi ako mahirapan. Kasi it take me 3 hours nung magbuting-ting nung maraming kamote nang pinasok ko sa... yan. At least makikita ko na agad. Bago pa lang to, sir. Bala ko pagka medyo dumami-dami na to, i-open ko for pictorial. Kasi dadapo yan sa'yo eh. Ang ganda niya, no? Mm. So, nakikita ko kasi sa Bohol Bee Farm, dami lang butterfly. Tapos doon sa Eden sa Davao, meron din sila. Tsaka doon pinuntan ko sa Kinoy's Butterfly Garden, maraming species sila eh. Para nakakawa, ang ganda tingnan. Hindi mo ma-imagine yung pagod pagka andyan na eh. Yung art na finiframe nila yung yes, butterfly? Yes, sir. Oo, meron. Kasama niyo sa training na inatinan ko paano gumawa. Mosaic. Ganda nun. Or yung butterfly mismo if we frame. Mm-mm. Nag-post na nga ako, sir. Someday, somehow, mag-for sale ako ng ganito. O ganyan. Kasi pagka namatayan sila, depende sa klase ng butterfly. 3 to 1 month. O minsan nga, 1 week lang yung duration nila para naging butterfly. Mamamatay na yan. Mm-mm. So yung patay, kailangan mong makuha agad, hindi lang gamin. Kasi pag nilalanggam na yan, hindi mo na mapakinabangan eh. Mm-mm. Kasi yung feeders niya, masisira niya. Yung pinaka-abdomen niya, masisira niya. So, kailangan may preserve mo ka agad? Oo, ma-preserve. Tinuturo naman din paano pag-preserve eh. Mm-mm. Ang ganda yung art. Sa likod mo, mama. Yung blue yung nila eh, babae. Mm. Yung sa pakpak sa likod, pagbuka. Mm. Okay, next. Next tayo. Ang ganda ng mga tomo, oh. Oo, hinahayaan lang. Puno yan ah. Ha? Puno. Balete. Sir. Anong tawag niyan, sir? Balete. Oo, sir, balete. Balete. Pinutol kasi. Ba't pinutol? Hindi masarado eh. Tutubo lang naman yan, sir eh.
kasi ang gandang beauty yung parang kagaya sa Angkor Wat. Ah. Yung kinakain nung puno yung Balete. Wall. Oh, dito sa kabila siguro pagkaano. Huwag mong tanggalin. Gawa mo ng paraan na ano na... Ang dami kong natutunan sa mga content nyo. Oh. Natututo kay Derek. Na nasa sir. Oh. Oh, A-type house. Anong puno to? Ano to na? Igot? Yung parang violature niya maliliit na maasim, na parang matamis. Nakalimutan mo sa English. Hindi ko alam sa ibang term niyan, sir. Lepote? Hindi ko alam na alam, sir, eh. Na nakikita ko din sa ano sa bike shop namin dun sa Tacloban, may isang puno sa ngayon eh bihira ka na makakita ng ganyan, kaya nagtanim na ako ng tatlong puno andun yung isa doon. Huwag sirain yung ano yung puno. Ayaw kasi ng matanda, sir. Na ayaw niya ni eh. Ayaw niya? Oh. Pamayin. Oh, pamayin. Oh, parang ganoon. Parang kaya pinatay niya eh. Kasi yung balak talaga nito, i-renovate to para function hall. Hindi ko ano, wag. Kasi may history ano siya eh. Oo nga eh. Oh. Mong galawin. Kaya oh, hindi gawin ko na. Gawin mo na lang butterfly, anything butterfly. Na ano. Parang iisa. Huwag mo siyang sirain. Isa. Ang sa ngayon kasi, since na ang dami pang busaya sa pagka i-develop ko siya ng function hall. Kaya naisipan ko, gawin ko siya ng parang historical na. Parang as is na lang kung anong... Mm-hmm. Anong attraction naman siya. Parang kasi bihira ka na makahanap. Ano mo pinatay itong mga ano? Tutubo pa yan, sir. Ganda niyan. Hmm. Tsaka gusto mong magbalak ng ano? Bote? Stress wall? Wala akong stress. Matindi. Walang stress. Gusto mo, ma'am, Sophie? Isa po. Sino gumagawa nitong swimming pool? Anong gumawa ng restaurant sir tsaka yung bahay? Mason, Panday. Mga katipid ko kung ikaw lang gagawa, ano? Oo, sir, kasi kontra-kontrata. Pinakotation ko itong ano, nung kaibigan kong architect na may kaibigan din siya na sanay sa mga swimming pool na four man. Bagong licensed architect din kasi yung kaibigan ko. Pero may kaibigan siya na porma na sa Maynila, yung mga project talaga niya is swimming pool. Mm. Ano, 500,000 to sir eh, ng pinakotation ko. Tsaka ginawa ko, nag-DIY lang ako. Ito lahat nasa 50,000 pa lang. So siguro, sabi, siguro naisip-isip ko kung... Pwede mo, kukunan ka ni Dad. Oh, bidyuhan mo ate. Haga-hagis. Ibuhos mo lahat ng galit, char. Ganito, oh. Oo. Ganun mo. Huwag ka nang lumapit. Ay! Ay! Busted! Busted na tinama. Okay. Ikot tayo doon, sir. Ayun na fish na. Limang nandun sa baba. Oh, baba tayo doon mamaya. Ikot muna tayo. Diyan sa taas, sir. Ito yung mga native bayabas. Oo. Tingin, ano, hinahabol ka ng itak. Oo, andun yun. Hinahabol ako ng itak ng matanda. Tingnan pa natin yung pako, sir. Ah, sige. Oo. May pakuha na yan dyan dati, pero nang ano, tumubo sila ng maigi ng pinotol yung mga ibang damo. Ito yung water. Galing sa... Doon, bukal doon. Yan lang, sir. Pako. You know. Natural sa baba. Yan. Oh, natural lang yan. Hindi na yan tinanim. Yung tinanim ko sa harapan lang. Yung sa harapan. Tsaka yung nilanskip po gilid ng ano, yung tinanong mong puno. Mm-mm. Oh. Ang ganda. Ang ganda ng ano. Oh. Very peaceful yung farm. Oh. Kaya nga sir, eh, ang daming nag-request ng ano, ng rooms daw. Nang? Rooms. Oo, rooms. Oh, kasi 'di ba, pinauna ko lang yung swimming pool kasi yung swimming pool naman madandahan naman siguro yung kwarto pagka ano. Oo, isa dalawa. Yung swimming pool kasi lahat para sa lahat eh.
At saka pag nag-overnight sila, gusto nila may swimming pool. Oo, kasi may tent naman sa gusto talaga mag-overnight. Pwede muna samantala, wala pang ano, mag-tent muna. Ganda. Oo. Tsaka yung ano, pinagawa ko lang na ano, bird's nest. Pag mini-maintain mo lang na ganito, oh. Mm. Yung grass. Oo. Diba yun lang mga plano natin? Oo, ganun lang. Baba tayo doon, sir. Maliit lang to actually. Itong dito banda na lupa, sir. Mm. 4,970 square meter. Mm. Tsaka doon sa para view deck, 2,940 square meter. Mm-mm. Eh, yung gustong-gusto ko talaga sana, mauna yung view deck. Mm. Since na yun yung nakikita kong pinaka tourist spot. Mm-mm. Na mas ano sa paningin ng lahat. Eh, nasa 15 minutes lang yan akitin dyan siguro. O yung mga guwaba nyo nakadapa? Bakit? Na ano yan sa audit, ma'am, pero mostly ganyan talaga. Tingnan mo yung guwaba, oh, matanda na. Native lang yan, ma'am. Mga super native. Tanda na niya, oh. Oo. Native guwaba. Matamis. Matamis, sir. Ayun. Yun yung pond. Mm. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tsaka may isa doon sa ano. Tsaka nagpagawa ako ng ano, swing. Mm-hmm. Parang Bali inspired swing. So, bali yung talbog-talbog ka dyan, mm-mm, doon yung ano mo. Parang dagis-dis nga. Bago pa lang to pinaayos kasi dati may rampahan to dito. Naisip pa, paano yung kung ma-overcrowd ba? Mag-swing ka nga. Parang maano lang. Ito, ang ganda ng fish pan, oh. Hmm. Anong laman nito? Tilapia? Tilapia. Anong pinapakain nyo? Wild lang. Hindi, sir. Nagpipids ako. Pero hindi ako oriented. Actually, hindi ko to inaral eh. Hinayaan ko lang si tatay kung anong bet niya. Bumibili lang ako ng feeds sa market. Hindi ko nga alam. May tubig dun sa labas? Ano oh, yun? Sir. Ha? Fish pan din? Oh, pero iba na may-ari. Oh, andyan hanggang sa fins lang kami. Dati, sir, may ano to dito eh. May rampahan. May... Maganda yung farm mo kasi ano, hindi siya yung iba yung appeal nung ganito, iba yung appeal nung heavy sa structure na na alam mo yan. Ito kasi mas nature. Oh, nature. Kung kaya ko kung nga sir, organic swimming pool ko yun eh. Pero sa ngayon hindi kaya eh. Kasi yung water yung supply source nasa baba. So kailangan ko ng pump. Ramp pump. May kausap na ako ramp pump supplier, Hillman Ramp Pump, Hillman Enterprise sa Negros. Mm. Yung para kakasya daw sa ano RP300, so nasa 156,000 yung isang pump. Naisip ko, pwede naman siguro, pero sa akin kailangan ko muna pakiusapin yung ano ng lupa. Kasi yung mangyayari, yung pump, kung saan nagtatapo yung tubig, pwede naman natin mapuntahan. Ito yung bonfire area. DIY lang, sir. Sabi ng kaibigan ko na ano, supervisor ng may farm din doon sa Haro, Leyte, pagka gusto ko daw i-open to tourism dito sa baba, kailangan ko ng palagyan ng ano, hindi yung tawag nito, siminto ba? Lahat pala ng pans, sir, nilagyan yung tulya sa ilalim. Nang? Tulya. Ano yan? Tulya is shell siya. Ah, parang ito na harvestan yan ng tulya? Oh, hindi pa, ngayon sa ngayon. Hinayaan ko muna sila. Siguro mga 5 months ago, hinagisan ko ng mga tulya. Kasi yung isang kaibigan ko, nagisa lang 2 piraso na tulya. Dumami. Ngayon, ang dami na, parang bato-bato na sa ilalim. So, wala ka nang gagawin na maintenance sa kanila kasi sinabay mo lang sa fish pan. Mm-hmm. Hinagisan, hindi ko pa na-check kung ano. Masarap naman mag-harvest pamote ng baba lang. Oh, kay tata yan. Sige, hahaba talaga buhay mo sa probinsya. Pagka mula ng ano, sir, buddy, nung mag-stop na siya na magsanggot, yan yung ito naman, pinagkakabalan niya. Oh, para hindi lang siya matambay. Kasi parang nangihina daw ng katawan niya pagka natambay. Mm-hmm.
Bala kong magpagawa ng ano, sir. Magpalaro ng enduro bike ba? Hmm. Yung enduro mula doon paikot dito. Kasi 'di ba may bike shop, parang dalawang market ko na bike shop tsaka yung tong farm. Mm-hmm. So dito ko magpapalaro pero hindi ko pa na-organize. Na nasa kwan, list to do. Relaxing yung farm mo. No. Dami yung red tilapia. Nag-harvest nung isang araw, dalawang balde, ilang yung kinuha, nilipat dito sa kabila. Kasi ang dami na, nasa 14 kilos. Ha? Pwede pa rin, no? Oh, dyan, pwede pa rin. Hindi lang nagkano na oras. Sa daming gawain. Tay, ang linis ng farm niya. Ang linis. Ako lang ang nag-grass cut nito. Ikaw lang. 6 months ago, anong mag-audit, tinataniman ko na yung pinya. Pag-impisa namin kung tinataniman yung pinya, malapit na magbunga. Parang wala naman. Saging grass cut, wala ka ano na eh. Tinataniman. Ito pala, mas mababa. Oh. Sa kanya na. Yan ang daanan talaga yan, ma'am. Tsaka ano yung may dalo. Kubo rin yun? Okay. Kubo ng kapitbahay? Oo, kapitbahay. Pagkawil kayo, may kawil naman dyan. Gabag-ihaw. Babalik pa yan ng Ormoctay, hindi na ata kaya. Mm-hmm. Kung pwede lang, sir, no? Naglapitan sila sa akin, kala nila. May pagkain na dala. Ito, gabi, oh. Nakakain yung gabi na yan? Opo, sir. Sa Bicol yung pinaka-ano, ata, eh. Yung tawag nun? Red tilapia. He asked for aircon dinner. Anong oras ba kayo babalik, sir? Ay, di. Pag natapos tayo, mag-shoot, uwi na rin kami. Oo. Kasi malayo pa. Oo nga. Ito yung pinakamalaki. Sabi ni Henry, ito gagawin ng swimming pool. Mm. Sayang naman din yung tilapia fish pan. Kaya nilagay na lang doon. Marami yan. Marami. Buti't walang nagnanakaw ng isda. Ay, nandito. Nandito, makikita naman sa bahay. Nakikita. Kung walang bako dito. Oo. May bakod. Ang access doon, dyan lang. Tsaka doon. Dad, kala nila, magpapakain ako. Ma'am, pahingi ako ng video. Ay, alam, nakita mo? Lapitan mo rin. Lapitan mo lang. Ayaw nilapitan ni Ma'am doon. Napitan natin. Parang mga kuy. Sa Facebook of visit. Tingnan natin. Ikuunan din natin yung sa atin, Ella. May halong. Ano? Yung sa taas, may halong. May halong. Ano ba? Ano, ma'am? May red din dito. Ano po ito? Ba't masukal to? Tubig din yan? Tubig, sir. Sapa. Sapa. Oh. Baka pwede mo nang ipump yung tubig dito papunta ron. Yun nga. Kung pwede nga. Yung, hindi, yung tubig na dyan sa may spring dyan. Sa so, spring talaga. Kasi malinis. Pwede makaligo, pwede mainom. Ito eh, sa sapa naman ito ah. Hmm. Ito maliit lang dito. Yung magkikita doon. Uulihin mo eh, hindi yan pupunta. Pag umaga yan, ayan. May halo na to dito eh. Nun sa baba yung red. At pinapakain eh. Buntag lang, umaga lang yung pinapakain doon. Eh, minsan. Saan galing yung tubig na to, Tay? Ito, sir. Sa sapa. Galing din sa sapa. Mm-hmm. Yan yung water and fish pa namin. Yan o, tubig na kaano. Lagyan ko yung tubo yung sapa. Kano saan inimulas? Gikras ka, Tay? Pinaano lang. Papasukin mo lang. Mm. Nalagyan ko ng kanal yan. Kasi pag malakas yung ulan, malakas yung agos ng tubig. Umampas yan doon. Malang, para doon diretso dito? Para hindi mapunta dito sa pond. Nalagyan ko pa ng ano, drainage doon. Parang yung tubig yan, hindi makapasok dito. Doon lang. Ganda. Maganda ang feature ng farm yun. Mm-mm. Balikan natin yung red tilapia. Yung nakuha ni ma'am. Lawak na
legal ni anak mo. Oo nga, mami. Kasi so, pag andun, kung nandun sa Tacloban, kwarto lang talaga siya, oh. YouTube. Kaya sabi ng mister, dalhin mo yan doon. Kasi mas na-explore niya dito. Sumasama dito, oh. Lapit kay Ella, baka lumapit pa siya. Itsahan na itong bato. Or kahit lupa. Akala nila ano? Akala nila pagkain. Hindi nahahanapin na ulam, ma'am. Available lang, no? Oo. Pagka walang ulam. Gali. Pero nakakasawa din, sir. Nagsasawa ka rin? Oo. Kahit nga siniserve ko dun sa restaurant, kung araw-araw yun dun ulam mo, nahanap ka ng iba. At least, diba, ang isdang siniserve mo, nandito lang. Opo. Nalaki ng future ng... May potential na malaki. Ang laki. Ang laki potential. Promote mo lang na maayos. Yeah, sir eh. Mag-boost ka, kahit unti-unti. Oo. Sige. Sayang ano. Kasi wala namang ganito dito sa Southern Leyte sa mga restaurant lang talaga. Sa banda doon sa Tacloban, meron pang farm to table restaurant. Pero dito sa Southern Leyte bihira lang. Oras habol eh. Mabalik pa ng Ormoc. Ilang oras yung biyahe namin? 4 hours ata. Sure? Mm-mm. Hanggang kaya ata yan, 3 hours lang, sir. Kasi from Abuyog to here is 1 hour. Mahaplag sabi ni, to bye-bye. Ano pangalan ng mister mo? Si Henry. Sabi ni Henry, sa kabilang side ako may dadaan. Oo, dun yan. Mga 3 hours lang yan kung sa kabilang side. Kasi from Abuyog to bye-bye, malapit na yan. Oh, hindi na yan kalayuan. Ihingalin ka nga lang kakaakit dito. Hindi, ayun. Ayos lang siya. Hindi naman mataas. Ano to? Avocado? Oo. Balak niya, isprihan ng pangpatay ng kugon. Oo. Kasi time consuming na masyado pag grass cut. Isprihan na nanimotay? Isprihan na na. Nakita yung lugok na nang uba na. Tapos tamunan mo ng kamote, tay? Oo, hindi. Yung pineapple. Ah, pineapple. Dito, pineapple. At saka yung sabi na ano. Pineapple at saka sabi. Bubungkalin yun, katulad yan. Pinipin. Tanggalin mo talaga yung ugat. Tanggalin yung ano, yung kugong tawag dyan. Oo. Tanggalin para malinis yun. Inferno ng hapon. Ganda ng farm. In fairness. Ano malamig na, oh. Sa gabi malamig. Picture sila dito. Oh, sorry. Hama. Ha? Sila mag-picture? Saan? Oo. O dun sa harap? Pwede rin dito. Ganda dito. Dun sana sa may pond kanina na may isda. Ah. Picture. Sige po. Sir. Ma'am. Oh, picture sige. Kayo dun. Sige po. Babalik kayo. Balik ulit. Okay. Hintay na lang ako dito, ha? Ah, sige, sir. Sanay na. Pwedeng solo si ma'am, tapos silang dalawa ni sir. Uy, asan kayo? Pabalik umikot. Dyan. Parang naglalaro lang. Ilang hours? 4. Okay, ma'am Jenny. Ako, sobrang na-appreciate ko yung farm. Thank you, sir. Relaxing. Mm-mm. Hindi siya yung farm na punong-puno ng activity, na fancy. Mm. Ito talaga parang farm living. Oo. Tapos masarap ang food. ang akin, ang suggestion, you really have to promote online. Sige sir, gawin ko po. Ang lakas ng potential. Sige sir, sige po. Uh-oh. So ma'am, paano ka nila marireach? Maano nyo po, a message our page, Tanjag Camp Cafe, or Tanjag Farm, then lalabas naman yun, ano eh. Sa ngayon sir, yun lang muna kasi
Sa ano pala, YouTube, Tanjag Farm, TikTok, Tanjag Farm, Instagram, Tanjag Farm. Sa okay. ano lang, Facebook page yung Tanjag Camp Cafe. And phone number, cellphone? 0975-240-7785. Sa mga taga Leyte, Southern Leyte, tangkilikin natin ang sariling atin. Yes sir, kailangan eh. Uh-oh. Kasi ito mag-generate ng livelihood sa mga kapitbahay, mga missings. Soon sir, mag-ano pa din ako ng production nung sa souvenir making, at saka tuba wine. Saka pagka nakaano na ako. Pagka nakaano na. Sa ngayon kasi kailangan muna mag-focus sa kung anong nasa unhan na project. Maganda sa kanila, kung ano lang ang kaya, yun lang ang gagawin. Unti-unti. But since it's a family member yung nag-work, tingnan mo naman, malinis, one year time, maayos. And ito na yung produkto ng 1 year. Tapos less ang labor. Kasi family lang. Hanggat kaya ko i-DIY. Maganda yung, ano, yung concept. Potential business. Sana, sir. Mag-ano. Message mo sa audience natin. Huwag po kayong mag-atubili na mag-message. Or pagka siguro in 1 month time magkaroon na tayo ng internet connections mismo sa location natin. Mm-hmm. I-work out ko yan. Pagka nagkaroon na, pwede nyo kaming tawagan anytime. Uh-huh. At saka importante, mas maganda. Or kung bibiyahe kayo ng around Southern Leyte, going to Sugod, Maasin, or even going to Luzon and Visayas, Mindanao, kasi dito passable, ito yung pinaka shortest way passable, pwede kayo mag-walk in dito. Welcome po ang pag-walk in dito. Okay. Business hour pala, 9 a.m. to 6 p.m. Ayan. Pero pag nakabook, pwede tayong mag-extend beyond 6 p.m. Basta nakabook na? Yes po. Okay. So may mga challenges ka ba dito? Yes sir. Very ano, kasi nung magsimula ako dito, since na yung main business kasi namin sa Tacloban is bike shop. So 2021 medyo naglaylo na ang sales ng bike shop. Kaya sabi ko na, Mr., maybe I have to do something na para masimulan niyo ng farm, kasi yung nakikita ko na market na magbo-boom na business after the pandemic is something related to ecotourism. So nang magsimula ako dito, yung parang yung bang siguro nag-aano si Mr. kasi siya lang may iwan sa shop din. Pero wala pang sasakyan noon. Motor lang, kahit anong oras, ano, may biyahe. Tsaka syempre sa funding eh. Challenging kasi walang problema ng kasagsagan ng malakas pang bike shop. Yun, funding. Kaya hanggat kaya na dini-DIY ko, ginagawa ko. So, sabi ko naman, kaya ko naman. May mga hidden talent tayong matagal lang nakatago eh. Kaya, ayun, ginagawa ko ng paraan para mailabas ko din. Parang stress reliever. Kaya yung pagpipinda ko dun sa malaking hipon, parang, kaya ko pala. ilang years, high school pass kasi ako last nagpipinta eh. Ayan. So, ito po ay answer sa request ng marami na naghahanap sila ng mga small farmers, smaller farmers na ma-feature dito sa agribusiness para daw makarelate sila. So, ngayon, nakita nyo ang farm nila, Ma'am Jenny. Mga subscriber po dyan, sila Ma'am Jenny ang dapat tulungan. Tangkilikin nyo sila, puntaan nyo sila rito para makatulong din tayo sa livelihood nila. Tsaka nagsiserve din tayo ng farm to table, exotic and native. Pinakaano talaga yung palakang bukid, tsaka native chicken, tsaka tilapia. Meron masarap. Dito. Promise, masarap ang pagkain dito. Sorry, buddy. Meron naman dyan sa video. So, ayun po. May additional pang kakain. Oo pala. Nag-aantay. Thank you. Para we can... ano rin? Tisyo. Ibalot ko muna to ng tisyo na basa, sir. Para mabit-bit niyo po. Anong pangalan po niyan? Sangig o... Usa to nga naning usa. Si tatay na may alam nito, sir. Ay, picturean mo naman, pang makita anong pangalan niyan. Sangig to sa ano, sa... Ay, picturean ko na nga muna. Picturean mo na, tapos mamaya... Isa-search ko po. Kao yung picture. Kain ka na, daddy. Ha? Kain ka na. Tapos alis na tayo. Siguran na tayo, then magagabihin na.
Ang kasili kasi sir, i-farming, maselan, di ba? Kailangan ng filtration system. Ang kasili. Eel, yung kinain mo. Kaya, ano? Yung ano, sir, yung... Ha? Mahal. Kaya hindi ako nag-ano. Yung Palakang Bukid, bala akong mag-farming. Pagka siguro natapos ko yung mga naka, ano na, project. Yung Palakang Bukid. Okay, so ito pa yung eel. Ito yung huling recipe na tinikman natin. Ang request ko, inihaw or barbecue. Okay. Palinig mo yung crispy. Yun, ulo? Ano ba ito? Yeah, ulo. Bandang ulo na doon. Hindi nga naman yun na nabilig. Mukbang. ASMR. I think eel. Sarap ang eel? Paubos na. Nagsama na din. Ang dami. Oo, oh, last na ito. Tara! Maraming pong salamat. Makikita na ako sa joke yung nakain na ito. Thank you, ma'am. Ay, salamat sa mga pagkain. Salamat. Mayroon pa akong kamisita sa agribusiness. Yes. Makikita na itong sa YouTube. Mm-hmm. Lalo kang lalakas dito tayo kasi nandito ka sa farm niyo. Okay. Nagtatanim ko na. Ano ko na? Sa edad yung 75, yes. Diba? Nakaganon na. Si tatay 75 years old na, o. Tingnan nyo. Ang lakas si tatay 75. Hindi kayo sasama? Hindi, sir. Okay lang sa inyo. Kasi bukas eh. Mag-ilis sila na 6 PM. Oo, tsaka bukas nag yung magawa ng sinito. First time kasi niya magbumawa. Ginawa ko lang yun, nag-chip ko lang dito. Para magbumawa. Tsaka kailangan ko talaga abangan kasi sa piping. Sa trabaho ka po? Marcus Pagan. Amo pala kami. Oh, sige tayo na ito na rehiret. Ana. Ayun. Ay, saglit. Gamit ng bata. Parang nalayas siya. Sa likod na lang. Sir. Masabi pang gamit. Ay, ito yung bag niyo direct. May wala kayo. Soft yung charger yung andyan. Okay, good. Hindi, kasi ano to mag-edit ako. Doon na lang din doon dadaan. Ah, doon na kasi. Ito gabi na. Nakalisin mo yung unan ko dyan. Mga kalsada ulit. Oo. Diyan na kayo. Kasi mag-ano, magtatrabaho. What is your name? Nga, Atok. You don't know your name? Atok. Atok. Kargasok, meaning kargasok. Meaning? So, you go, sabot nga. Sabot nga. Okay na? Yes. Ayun na si nanay at si tatay, oh. Bye-bye daw, sir. Kaya niyo. Na, nasaya sa siya na nilagyan mo lang t-shirt. Okay. Ako nagbigay nun kay tatay. Matindi yan pag maka-appreciate. Bye-bye, Tanjag Campsite. I Camp Cafe pala. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.